Hello everyone! Welcome back to another vlog, and in today's video, ito na yung matagal nang nire-request ng karamihan sa inyo na mag-share naman ako ng mga for beginner ng mga halaman na to, which is ang ating mga succulents. Yung karamihan nang i-share ko sa inyo is nasa labas ng bahay. And yes, mga rain or shine na ang mga to. Mga taon na to, ibig sabihin is like 2 years, 3 years, karamihan dito. Minsan naman, itong mga isa-share ko sa inyo na for beginner plants or succulents ay hindi naman siya applicable sa lahat ng lugar. For example, nagta-thrive siya dito sa akin sa Bulacan, pupwedeng sa ibang lugar like for example, Paranaque or Cavite or what, hindi siya maganda or depende lang talaga sa location. Maghahanap lang talaga kayo ng mga succulents na perfect or a-approve sa lugar ninyo. Nung una naman, itong mga plants na to is ayaw din sa akin, pero tinry ko ng tinry, pinaltan ko ng potting mix, and ayun. Okay, depende rin sa potting mix yan. Minsan, kahit mainit sa lugar nyo, tapos mahangin naman, is okay lang, naka-loam soil ang mga to, ganyan-ganyan. Pag sinabing succulents, ang ating mga potting mix na gagamitin dito is more on pumice. Yung fast draining, at least 60% is okay na sa kanila. Ang una yung isha-share ko sa inyo, medyo bago-bago lang tong halaman na to. Ito si Cheesecake. Ito sa akin ay naka 2 years na. Medyo ano na siya, stress na siya. Kung nakikita nyo, mamula-mula yung kanyang ibabaw dyan. Kasi syempre, pa-summer na, kaya nai-stress na sila. And hindi siya kulubot ngayon dahil nakainom siya ng tubig kahapon. Nagdilig ako ng 6 o'clock. Meron pa tong mga kasama dito ng mga 2 to 3 pots. Pero hindi ko napapakita sa inyo kasi ito yung nadampot ko ba. Ayan. Sa mga susunod na video, pag marami ang succulents, makikita nyo yan, madadaanan ng ating camera. So, napakabait nito. Naka-filtered sun lang to, which is may net and UV plastic lang sa pinaglalagyan nila. And then, eto namang next na isi-share ko sa inyo. Hindi ko alam kung ano yung ID nito, pero mukha siyang puppet. Pink puppet ang tao. Eh, hindi naman pink puppet to. Blue puppet yata to. Tingnan nyo, oh, ang pagkakaiba nila. Ito kasi, nabili ko siya as Tinkerbell. Hindi ko alam kung Tinkerbell talaga siya or si puppet. Kasi, pagkakaalam ko si puppet, maliliit yung dahon. Tingnan nyo, oh. Ang difference kasi nila, maliit ang mga rosettes or dahon ni puppet kesa kay Tinkerbell. Tingnan nyo si Tinkerbell, oh. Ang ganda-ganda. Napakabait din ito, pwede mo siyang i-full sun or pwede mo siyang, actually, yung aking mga naka-full sun naman dito, morning to 2 o'clock lang ng hapon, direct sun, doon sa labas ng bahay. And then, minsan 1:30, wala ng araw, pero maliwanag pa rin. Hindi siya diretso na ano, na 3 o'clock, 4 o'clock na arawan. Depende, kasi yung araw nagbabago-bago eh. So, tingnan nyo na lang siya. Matagal na to sa akin, I think mga magti-3 years na to, ayan, nabili ko lang siya ng maliit. As in, mas maliit pa dito. And yung mga nakikita nyo sa ibabaw na yan, mga pups lang siya before na pasulpot pa lang, yung tuldok pa lang siya. Tapos, eto namang next na isi-share ko sa inyo. Hindi ko alam kung mag-a-approve ba kayo dito. Pero, napakabait nito sa akin, si Pies and Heaven. Hindi ko rin alam kung napakita ko na to sa inyo sa mga nakaraang video. At, eto po ay naka 3 years na sa akin. Ganito pa lang siya kaliit noon, no? Ayan, ganyan. Sobrang slow grower ng ating Pies and Heaven. Kung mapapansin nyo, ang dahon ng ating Pies and Heaven nung nabili ko is pahaba siya. Tingnan nyo, pahaba ang dahon niya. Pero noong naalagaan ko na siya under my care, tingnan nyo, pabilog na siya. Para siyang pamaypay. Ayan o, para na siyang pamaypay guys. Hindi katulad nung iba dito. Ayan o. Pahaba ang dahon. May mga pinropagate ko nito isang taon na. Tingnan nyo kang itsura. Ito guys yung itsura niya ng mga pinropagate ko. 1 year old na to. And tingnan nyo. Ang liliit pa, no? Pero yung tumutubong dahon niya, parang pamaypay na din yung itsura niya. Kasi under my care, yan na yung ano, tumutubo. Ito namang next na isi-share ko sa inyo. Meron ako ditong pinropagate na
variegated na tinker bell. Huwag kayong mag-alala guys, kasi etong inuuna ko, eto yung mga nandito sa loob ng bahay. May dalawang klase nito, isang white ang variegation, isang yellow ang variegation. Ito lang yung pinakita ko sa inyo, yung propagation ko. Kasi yung pinaka ilalim niya o pinaka bottom niya nandoon, nagtutubuan na. Kaya lang ano, full variegation, kaya nalulusaw yung pinaka gilid lang naman. Tapos ito yung isa ko pa na malaking. Ayan oh. Si variegated tinkerbell, tingnan niyo oh, pag naglakihan yung nasa gitna niyan ng mga dahon, eto bago-bago pa to, pero yung ibang mga variegated ko na ganito, inabot na siya ng isang taon or magdadalawang taon, kasi before hype na hype yung ano, yung variegated tinkerbell, na kahit na makipag-mine ka dyan, maunahan at maunahan ka, kasi maganda naman talaga yung kanyang ano, yung kanyang dahon, plus napakabait pa niya, napakadaling alagaan, grabe. Hindi kayo magsisisi pag bumili kayo nito, at napaka swerte nung mga bagong plantita, kasi napaka mura nila ngayon sa market, as in hindi katulad nung mga nahuli, nung mga una pa lang ako na nagko-collect, napaka mamahal talaga ng plants. So eto namang next na i-share ko sa inyo, wala akong masabi sa mga to, kasi eto ngayon maliliit ko lang siyang nabili, pero mother na sila. So etong next na i-share ko sa inyo, ganyan lang yung ginagawa ko pag nakikita ko ng mga dahon-dahon na brown dito. Tanggalin. Ganyan. Kasi pinamumugaran sila ng aphids and mealybugs. So, etong ipinapakita ko sa inyo ay si Hakuo. Hakuo na ano na siya. Parang mukha na siyang cream tea. Tingnan nyo naman yung dulo, yung ibabaw niya. Nasa labas kasi to ng bahay, guys. Ayan o. Oh, diba? Ang ganda ni Hakuo, kahit anong potting mix ang ilagay mo sa kanya, kahit compost lang, pero hindi ko siya masasadya sa mga beginner na gumamit kayo ng compost lang, yung sa Benguet. Pero kahit ganun, ang Hakuo natin nabubuhay. Ayan o. Kung matagal na kayo nag-aalaga ng succulents, malalaman nyo talaga na kahit compost lang yung ilagay nyo sa kanya is mabubuhay siya. And ang bait-bait na niya, nagiging brown na yung mga stem niya kasi ano na, nagiging matured na talaga siya, nagiging woody na. Tingnan nyo oh. Before, gusto kong i-cut to, mga to. And ano, pinabayaan ko na lang kasi humaba na siya ng humaba. Maganda rin naman palang tingnan. Lalo na pag nagtubuan or naglakihan pa to, tapos bababa pa rin siya ng bababa. Maganda siya tingnan. Meron ako dito ang isang pinutol. Ayan o. Dito may pinutol ako isa. Tapos ngayon, ginagawa ko na siyang mother plant. Ito yung pinutol ko dyan. Napakadaling ipropagate ni Hakuo. Tingnan nyo. Pero bago ko to pinutol dyan, isa rin siyang ganyan dati o. Ganito. Ayan, ito yung pinaka-top neto. Yan. Tapos, ang ginawa ko dahil gusto kong pakapalin siya, pinutol ko para lumabas yung mga dahon. Ito, nakikita nyo na yan, malalaki na yung mga dahon niya. So, etong mga dahon na to, pwede na yung isabak sa medyo matagal na araw. Pero pag kapugot nyo dito sa ating mga Hakuo, huwag nyo muna siyang papaarawan ng at least 1 week. Ganyan, basta lang matuyo yung sugat sa ibabaw. And then, ito, may tubig. And then, eto guys, bago ko siya itinanim, may ugat na siya kasi, pwede mo naman siya itanim kahit walang ugat, pero nung time kasi na yun, wala akong potting mix. Kaya, kailan ko lang to din tinanim. Siguro 3 weeks, ganyan. Maliit lang to nung tinanim ko, ganyan. Pero, tumubo na ulit yung, tingnan nyo naman o, yung ibabaw. 2 layers na yata yung itinubo niya o 3 layers. Ganun po ang pagpaparami ng succulents nang hindi ka bumibili. Carry lang yun. Paramihin nyo muna yung mga mother plants nyo or magpa-mother muna kayo. Tapos, saka nyo siya putulin ng putulin kasi worth it ang paghihintay nyo pag ganun. Etong next na i-share ko sa inyo, hindi ko alam kung na-share ko na to before, pero gusto ko i-share. Ang bigat. Ito oh, si Darlie Sunshine. Tignan nyo naman, ano na siya, stress na siya. Meron pa akong ganito, pero green pa kasi yung isang pot ko neto. And yung isa naman na inilabas ko din sa front garden natin is, ganito na rin itsura niya. Ito lang yung pinakita ko sa inyo kasi nagagandahan ako, stress na stress siya. Napakabait kasi neto, as in sobrang bait. Ang dami kong naging Darlie Sunshine, siguro nasa 8 pots, 9 pots. Tapos pag may humihingi, pinamigay ko na lang kasi sobrang dami. Parang
na-overwhelm ako sa dami ng mga daily sunshine ko dahil ang dali niyang buhayin. Actually, yung mga pinugot-pugot ko dito, buhay na, pamother na ulit. Tapos yung pinagpugutan na dapat itatapon ko, hindi ko na itinapon kasi nagtubuan ulit. So, isa to sa pinakamalago, napakabait. Yung mga pinapakita ko sa inyo ay mga nakasabit na naka-rain or shine. At mababait naman siya. And ito, ito pala nandito to sa loob. Si Purple Delight. Ayan, ang ganda-ganda ni Purple Delight. Napakalalaki ng dahon niya. Actually, before, at least, siguro mga 3 years ago or 2 years ago, nabili ko yung aking mother plant nito sa kay Ate Mat Saet. So, China siya. Ang ginagawa ko kasi, pag bumibili ako ng mga imported na succulents, pinupugot-pugot ko siya hanggang sa dumami. And yung una kasi, na binili ko na to sa Benguet, nung unang labas pa lang ang Purple Delight, namatay. Kasi maliit lang yung binili ko. Dalawa ata yung binili ko before. And then namatay siya. So ako, pikit mata, bumili ako ng mother plant neto na dalawa. Tapos, pinagkakat ko siya. Ang ginawa ko, well, kinat ko siya nung naka 2 to 3 months na sa akin. And then, dumami siya ng dumami. Siguro yung pots ko na meron ngayon is nasa 15. 15 na mother plants. Siguro mga 10 na mother plants. Tapos, yung mga iba is mga propagation na true dahon. Pero, happy naman ako at nagustuhan nila sa akin. Ang kagandahan lang kasi pag bumibili ka ng woody or mother plant na nahalaman, pwede mo siyang ikat-kat and then tusok-tusok para dumami. At yung mga pinagputulan nun, mas lalago pa ng mas lalago. Ganun yung gawin nyo. Pero kung wala naman kayong budget, pwede naman yung maliit lang. Pero mamimili kayo ng mga halaman na hindi talaga siya mamamatay or mabait siya sa inyong lugar. At isa ito sa ilalaban ko sa inyo, si Purple Delight. Pink na siya, pero hindi siya katulad ng mga nasa labas ko na pink na talaga. The more na ang succulents natin is pinapatagal sa araw, is lalong gumaganda yung color nila. And isa si Purple Delight na panlaban talaga sa init. Tapos etong next na i-share ko sa inyo, yan, si Peach and Pride. Oh, 'di ba ang ganda? Actually, before, yung peach, ano ko to ah, pinropagate ko na to dahil kailan ko ba to pinropagate? Kailan lang? This year ko lang to pinropagate. Pero matagal na siya sa akin kasi nagle-leggy siya, guys. Super leggy na. Tapos dito sa area na to, may namatay. Namatay, ayan o. Oh. Ayan. No. Pag hindi mo siya ipinulsan, si Peach and Pride, hindi siya maganda, nagle-leggy. Kaya yung dalawang pot ko pa neto, ayun, nilabas ko na ngayon. Meron pang isa akong binili. Pero hindi ko pa siya po pwedeng ilagay sa labas kasi isang buwan pa lang. Ito oh. Binili ko to nung nakaraan, last month siguro. Ito, hindi ko siya nilalabas kasi bago pa lang. Pero pag ito ay nakalampas na ng 6 months sa akin, malaki na siya, ililipat na natin siya sa ibang pwesto. Hindi na sana ako bibili noon, kaya lang natutuwa ako dahil nung time na inilabas ko to, ang ganda niya, nakakasilo to. Kaya gusto ko magdagdag pa nito sa harap ng bahay. Kaya lang, ito ah, tip ko lang sa inyo ah, iiwas niyo to sa mga madaming snail sa inyo kasi mahilig ang snail dito. Yes, iyon ang napansin ko kasi yung isang pot ko before, muntik nang maubos ng snail, buti na agapan at isa siya doon, isa siya sa kinain kaya pinagpugot-pugot ko siya before kasi pahaba lang siya, tapos wala nang dahon yung ilalim, so pinagpugot-pugot ko. Ito pa, dalawa pala yung namatay. Itong next na i-share ko sa inyo, for sure ako, napaka dami na sa inyo ang meron nito. Tcharan! Si Mendozay. Si Mendozay na walang tigil magbigay ng damo. Ayun. Yung mga Mendozay ko dito, guys, napakadaming damo. Tinatanggalan ko, lalong bumabalik kasi hindi ko siya napuputol lang ganito. Minsan, ginugupit ko lang siya dahil tinatamad ako sobrang dami. Pinagtataka ko lang, yung ibang Myrinae ko dito, nagiging Mendozay na. Simula nung pinaarawan ko siya, nagiging Mendozay na.
ang aking Mary Nay. Mary Nay kasi is medyo maliit lang dito ng konti yung kanyang dahon. And yung isang pot ko na nandito sa dulo na Mary Nay, Mendocina siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tumaba na siya. Parang humahabol siya dito. And palagi ko rin siyang ginaganyan, guys. Ah. Nanggigigil ako. And yung iba dito sa gitna, ayan o. Diyan sa gitna, apakadami rin diyan pups. Dito din sa likod. Ang dami-dami, pero hindi pa gaano maganda kasi nga, natatakpan siya nung mga nasa ibabaw. Hindi ko naman siya makat dahil wala na akong paso dito. Mas maganda kasi dito, ikakat mo yung mga nasa ibabaw. Para yung mga nasa loob, maarawan siya. Tapos, yung pinagkata natin, tutubuan din siya ng mas maraming dahon. Yun nga lang ang problema ko dito sa ating mga Mendoza, yung kanyang pot. Hindi lang dito, sa mga plastic pots na nasa arawan, matagal sa arawan, kumaano, lumulutong. Ayan, muntik na siya malaglag kanina nung kinuha ko. Buti na lang, nahawakan ko siya dito. Hindi ko kasi in-expect na magkakaroon ako ng mga Mendoza na ganito kalalaki kasi before, pinabayaan ko na sila, nandun sila sa ating wall, malapit sa sasakyan. Pero ngayon, ayan na, naging mother na sila. Ano pa ba yung next na isi-share ko sa inyo? Eto, nasa labas na rin to. Ito lang kinuha ko kasi ang bibigat ng paso niya. Si ating ghost plant. Ayan o, ang ganda na ng ghost plant. Mas maganda tong naaarawan kasi yung dahon niya tumataba, tapos nagiging grayish talaga yung dahon niya. Hindi katulad nung nakaano ko before dito, sa loob ng bahay. Matataba yung dahon niya or lumalaki yung dahon niya, pero maalalaman mo na para siyang hindi healthy dahil yung agwat ng dahon. Hindi siya dikit-dikit. Ito kasi, pag naka-full sun, yung dikit-dikit na yung dahon niya. Ayan o. Ang taba-taba din ito. At ang ganda ng farina niyan. Ito yung isa kong mother plant nito na mas malaki, nandoon sa harapan lang. Ito kasi nasa taas eh. Dito sa gilid. So, ang ganda niya, mag-alaga kayo ng ghost plant. Hindi ko na isa-isahin yung care tips niyan kasi karamihan ng mga isinishare ko ngayon, tanim kalimot lang. Yes, katulad nitong isang ipapakita ko sa inyo. Tcharan! Apakaganda! Ay! Si Firestorm. Firestorm. Ayan o. Ang ganda. Mukha siyang kalbo. Yes, kasi pinugot ko talaga siya dahil nung time na yon pinabayaan ko na siya dito dahil natutuyo na siya. Hindi ko alam na kulang lang pala siya sa dilig. As in, natutuyo talaga yung kanyang mga dahon, ganyan-ganyan, nanlalagas. So, ang ginawa ko, pinagpugot-pugot ko siya. And then, inilabas ko na rin. Yung pinakita ko sa inyo na medyo nasunog, siya yung pinaka-mother. Ayan yung mother niya. And ang happy-happy ko dito dahil ang kanyang kulay talaga ngayon. Tignan nyo naman, kumikinang, nag-aapoy talaga siya. Tapos dito sa parteng kalbo, meron naman siya mga tumutubo na dyan. Eto o, ang ganda rin ng mga tumutubo niya kasi pulang-pula. Hindi ko alam kung mapapansin niyo yung mga tumutubo dyan. Basta, may mga tumutubo. Ayan o, parang tuldok-tuldok. Nandiyan sa may banda mukha ko. Ayan o, sa may pisngi ko. O, ang pula ng mga tumutubo niya. And etong mga to, nagtubuan na rin to. Dahil before, kinalbo ko talaga to. As in, kalbong-kalbo ang ating Firestorm para i-propagate na nga lang, tapos magbago, i-refresh ko siya. Tapos eto, hinayaan ko lang siya sa isang tabi. Ayan, nagtubuan din. So, inilabas ko na siya. Sabi ko, kung mabubuhay siya, mabubuhay. And then, dinagdagan ko siya ng potting mix. Ang potting mix na dinagdag ko dito is more on lupa. Kasi, puro pames na lang yung natira sa kanya. And ngayon, yung lupa na inilagay ko, nagsiksik na siya dun sa ano, or sumama na siya sa dating lupa niya. Kaya, gumanda siya. Ay no, gumanda. Diba? Ang ganda-ganda niya. Tapos, etong next na isi-share ko, napakahaba na ng ating video. Ito yung next. Tcharan! Ang ating Arunpei. Ayan, napakaganda ng Arunpei natin, guys. Yan, propagation, multi-stem to. And, ano na, maganda na siya. Actually, sa personal, napaka-dark ng color nito. Hindi ko lang alam sa video, di ba ganyan, no? Brown na brown yung tingin nyo sa video. Sa personal,
ano na siya, parang paitim na yung color niya. Hindi mabigyan ng justice ng camera yung ganda ng mga pinapakita ko sa inyo. Katulad ni Firestorm, pulang-pula siya sa personal. Sa totoo lang, pulang-pula. Pero kung titingnan nyo, parang orangey lang siya dito sa inyo, sa video. Sa personal, hindi ganyan siya. Pulang-pula talaga to. Tingnan nyo yung pinakatoktok niya. Red to sa personal. Hindi ko alam bakit ganyan kulay sa video. Napapansin ko pag nag-edit ako, na bakit iba yung kulay niya. Tapos sa personal, ang ganda. Ayan. Ganda, no, ni Aronte. Meron ako dito, ito yung isa sa pinakamarami kong Aronte. Kasi ito, guys, propagation na lang to. Yung mga ginawa ko kasi doon sa mga mother nila, o pinagputulan ko sa kanila, inilabas ko na lahat ng Aronte ko para naumay ako. Dahil yung Aronte ko dito, nasa tatlong paso lang. Ang ginawa ko, kinat ko siya, and then nabuhay. Tapos yung nabuhay na yun, kinat ko ulit, nabuhay, kinat-cut ko, hanggang sa dumami na siya ng dumami. At isa sa pinakamalaki nito is nakasabit din. Hindi ko na kinuha dahil naka, ano siya, parang nakabuhol or napapatungan siya ng isa pang paso or ng isa pang planters ko doon. Kaya hindi ko na siya kinuha. Pero mapapansin nyo yun or makikita nyo sa ating ibang mga videos. Yan. To. Si Aaron Pay, napakababait nila. Tapos, etong next na i-show ko sa inyo. Last na ba to? Last na to. Pero, guys, napakadami pa rin for beginner na, ano, na plants. Etong mga i-show ko sa inyo, ilan lang to. Pero, sa totoo lang, napakarami pa. Eto. Eto. Kilala nyo ba siya? Si Beltana. Ayan o. Nabili ko siya ng isang dahon. Eto yung mother dahon niya. Maliit na. Kasi naman, naagaw na ng energy ng ibang anak niya. Yung para dito sa mother plant. Hindi na. Kasing lalaki na siya ng anak niya. Ito o. Diba, tingnan nyo, magkakalaki na siya. Veltana. Actually, nung unang-unang labas nito, ano, ang pangalan niya is Veltana, as in victory. Tapos nung mga nakarang taon, Beltana, as in boy. Tapos ngayon, Deltana, as in dog. Hindi ko alam kung magkakaparehas ba sila or magkakaiba. Pero pag titingnan ko, pare-parehas lang sila. So, eto, I have, ano din pa nito? 1, 2, 3. Meron ako nitong mga 6 to 7 pots. Ayan. Pero yung pinakamalago ko nito is nasa 5. Ay, hindi lang pala. Kasi may mga pinropagate ako nung nakaraan. Ayan, pinopropagate ko lang sila nung nakaraan. Hiwa-hiwalay sila. Pero soon, ipapakita ko sa inyo yung dalawang mother plant na pinanggalingan. Ito kasi, hindi ko na alam kung saan siya galing. Kasi iisang peraso lang siya. Siguro doon din sa ano, doon din sa mother plant ko na nandun sa gilid. Nagkaroon siya ng isang baby. Ito yung pinaka-baby niya. Ayan o. Ito, ito. Ito, ayan. Ito yung pinaka-baby niya. And then, inilabas ko siya sa labas ng bahay. Maliliit pa to. Tuldok-tuldok pa yung nasa gitna. Ngayon, naka 2 months na siguro to sa labas. Tingnan nyo yung itsura o. Ayan. So, ayun lang guys ang ating video for today. Nako, napakahaba nito. Tingnan nyo yung ating ano dito. Nilagay. Ay, hindi ko pa napakita sa inyo yung isa. Ito, sa mga gusto ng Chris Pate Beauty. Chris Pate Beauty. Ito si Chris Pate Beauty ko. Yan. Malaki-laki ito nung binili ko. Kaya lang, lumiit siya kasi alam yung ginawa ko. Pinropagate ko siya. Lahat ng pinropagate ko sa kanya is tumubo. One. Ito, tigi isang dahon lang to. Ito, ang bilis lumago na ito. Yan. Tapos, ito. And then, ito. Ito maliit eh. Nasunog kasi siya. Kaya inilagay ko na lang dito sa area. Ito si Missing You to. Ano siya dito? Ampon ko to na Missing You. Madami rin ako mga Missing You na pinropagate. At malaki na siya in fairness. Yan, malalaki na rin to guys. Ito rin. Namatay din to guys. Nabuhay lang. Hindi, nasunog siya. Tapos tinago ko ng tinago. Ngayon, nung nabuhay, nilipat ko dito. So, ayun. 8 yung nabuhay kasi 8 rin yung dahon na pinropagate ko. Yung isang mother plant ko, hindi ko alam kung nasaan. Dalawa kasi yung binili kong Chris Pate Beauty before. Nandito lang yun. Dito lang yun sa ano. Saka ko nahanapin. At yun lang guys, ang ating video for today.
Sana nagustuhan nyo, and dun sa mga nagre-request sa inyo na i-share ko, alam nyo, hindi lang to ang mga for beginner na sake lens. Madami pa dyan, comment-comment na lang kayo, kasi baka may mga nagbabati din sa comment section, and para mabasa ko din kung baka sakaling wala pa akong halaman na yun, tapos nabasa ko sa inyo, edi mag-ano ko, magtatanim din ako nun, and itatry ko. Marami pa, mga Adolphe, Super Bomb, ano pa ba dito? Madami guys, mga Ghosty, Fred Ives, yan. Ang wala ko na isang mabait din sa akin, si Harry Watson. Meron akong Harry Watson before, hindi ko alam anong pumasok sa isip ko, pinamigay ko yung mother plant ko ng Harry Watson, pero bibili ulit ako ngayon ng Harry Watson. Sana na-enjoy nyo yung video na to, and just keep on watching para meron pa tayong ibang mga ma-share sa inyo, and comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyong makita dito sa ating garden, or kung ano pa yung gustong, kung ano pa yung topic na gusto nyong i-share ko sa inyo. Bye-bye!